Nakita ng upuan na maganda. Parang gusto ko nang umupo. At parang inaantok ang tsok ang ano, pakiramdam ko. Kahit nagtatrabaho ko minsan, naantok ako. Siguro mataas ang sugar o kaya kapaguran na ko siguro. Alam niyo po kasi ang buhay ko nung buhay namin. Na pamilya noon. Sabi ko nga, ito kami. Pintor lang ang tatay ko. Isang kahit isang buka. Naiyak ako pag naalala ko. Tapos pupunta kami sa school sa South Central. Pero nakakatuwa pong maalala. Noong unang araw ko sa South Central, siyempre hindi tayo sanay. Bawal pa yung mga magulang na magbabantay sana. Di ako po ang pasok. Pupunta kami sa ano? Ilog sa Karayan, sinasabi namin. Doon kami mag-aapon. Pag-uwian naman, aba, prison naman kami sa bahay. Tapos nagsulat yung principal noon kay nanay ko. Yan, di po pasok yung anak mo. Si Madam Agapito. Madam Agapito na taga Dupak, grade 1 teacher. Yun, tapos awa ng Diyos, may honor naman. Tapos naiingit ako sa mga kaklasmate ko na may kaya, may mayaman, ang gaganda yung mga bag nila. Tapos no, siyempre nasawa yung mga kapatid ng nanay ko. Binigyan din ako ng sikanan na bag. Yun. Nagkabag ako pero madaling napupunit kasi sa dami ng nilalagay ko, nilalagyan ko ng krayola na madami, palasiit, maalala ko ng gridon ako. Tapos pinagalitan ako ni Madam Agapito dahil nga yung kaklasmate ko na si Mr. Garcia, Mus Garcia, Mus Garcia yata pangalan. Nagpagupit ng kalbo, eh may pintalpin ako. Eh magaling akong mag-drawing, drawingan ko ng Philippine map sa ulo. Pinalo ako sa harapan. Pinalo, tapos hinalaan pa akong hinilaan pa na pinabasoldak nga nagnakaw ng ano, mga gamit ng Crayola kasi wala akong pambili. Eh malaki yung bag ko kasi kung ano-ano yung nalagay, binagsak lahat yung laman sa harapan namin. Ay, sa school namin. So embarrassing yung nangyari sa akin yun. Pinulot ko, tag-iisa, umiiyak ako. Wala naman akong ninakaw. Pinagkamalan lang ako. Yan, maalala ko yung Agapito na yun. Madam Agapito. Ang hirap ng anak ng mahirap. Tapos wala pa akong baon. Kahit mikol na tinatawag yung sintimo. Hanggang sa grade 6, wala akong baon. Kung ano yung short pan ko sa grade 1, short pan ko hanggang grade 2. Tad-tad po ng tahi doon sa may puwit. Ang chinilas ko, walang chinilas. Tad-tad din ng alambre sa may harapan niya. Kung wala, ginugunting ng tatay ko. Kung may chinilas yung mga kapatid ko, pag malaki, ginugunting niya. Hirap ko, wala. Hindi ako nag-brief. Hindi ako nagsuot ng brief. Hindi ko naranasan nagsuot ng brief. Grade 1 hanggang high school. Tapos, Cub Scout. Nag-Cub Scout ako. Kung ano yung uniforme ko sa grade 1, nga grade 2, ganun din na naman. Tad-tad sa puwit. Eh, mayayaman yung mga ano. Mga classmate ko, nakikita namin ano. Kumakain sila ng ice cream, mga ano, kung nabibili sa labas. Tapos mga auntie nila na guro sa South Central, binibigyan sila. Kami hindi, walang pera. Kaya doon na lang kami sa silong. Maalala ko lahat. Grade 1, Agapito. Grade 2, si Crescencia, Legaspi. Yun. Magaling akong sumayaw ng tinikling ay mga folk dance noon.
Eh, siyempre wala kaming pambili ng uniform eh. Tapos si owner, hindi ako in-owner. Kahit may owner ako, hindi ako nilagay. Ang inilagay niya yung kaklasmate ko na anak niya, si Julius Gaspa, ay Julius Ligaspi. Yan ang naging owner, hindi po marunong magbilang yun. Hindi ko makakalimutan mag nangyari na yun. Hindi pa marunong magbilang. Tapos naging owner, port owner yung ano ko sana. Kaya grade 2 lang ako hindi nag-owner. Tapos grade 3 naman si Madam Barrientos. Kapitbahay namin. Yan. Doon, port owner naman ako. Mga classmate ko, mga bago. Doon ko nakilala si, doon kami nagsimula nagka-classmate si Louis Iban. Mga yun. Tapos, palaging kaaway ko si ano, matapang na lalaki si Mr. Abalahin, si Willie. Si Late Willie. Matapang yun. Yun ang tirador sa South Central noon. Owner na naman ako. Walang pera. Alam niyo na, binalot sa plastic sa newspaper yung mga libro namin sa notebook. Tapos pag merinda, wala. Nandun kami lang sa silong ng South Central, sa likuran. Dahil may garden po dun sa gilid doon. Tapos grade 4, si Madamang Angko. Yan, honor na naman ako. Yeah, masipag lang. Ganun pa rin ang buhay ko. Walang baon-baon, walang ano. Port owner na naman ako. Tapos grade 5, si Madam Crescencia Rubina. Yan ang pinakamabait na guro namin. Pag galit siya sa isang estudyante, ang pinapalo niya yung anak niya. Yung best friend ko, si Leah. Kamawa. Nagtataka siguro ni Leah, ba't hindi kami pinapalo? Ang pinapalo si Leah. Ikaw yung may kasalanan nun. Ganon din ang buhay. Walang baon, naglalakad. Sa kalsada, hindi ko pa naranasan na umuwi sa baro hanggang sa South Central na hindi naglakad. Tapos pag hindi ako nagkasakit ng trangkaso dahil nga sa init, yan, dalawa kami ni Luis, sakit ako, tapos magkakasakit siya. Ganun. Wala kaming kapira-pira noong panahon na yun. Rags, we are very poor. Tapos siyang kaigsang tukangang buhay namin. Tapos, yun. Nagka-scholar pa naman, nag-examine kami, yung mga ganun. Tapos, ang valediktoryan namin palagi noon, si Maribik Butuyan, anak ni Norma Esperon. Tapos, yun pala, principal din pala yung uncle ko noon, nakapatid ng nanay ko. Ang inaano ko lang, maalala ko lang, hindi man lang ako matawag na magmerinda kahit nagmimerinda siya sa harapan ko, hindi man lang ako mabigyan yung pamangkin ko yan. Naiyak ako. Nung panahon na yun. Tapos yan, mayroon na tayong Nutriban. Ang binabaon ko yung rasyon na tuyo mais. Binabalot ko sa niluluto, sinangag ni nanay ko, nilalagay ko sa papel, tinadagdagan ng asukal. Tapos pagkainin mo sa school, kinakaga mo na lang. Tapos, kakayak ng panahon na yun. Tapos yung mga mayayaman na mga kaklasmin namin, nagpipila sila sa kantin, arroz kaldo, supas, meron pang nagmamansanas. Pero kami, nandun kami sa silong ng eskwelahan. Nagpapartihan kami yung Nutriban noon kasi yung Nutriban naman, libre noon, pero binibinta na nung eskwelahan namin, 15 centimos. Bisa libre. Minsan libre, minsan nag-ano sila. Pero di ko nakakalimutan dyan yung ano. Tuwing may honor ka, nangingi sila ng blowout. Pasensya na po kung ano, mga sinabi ko mga nakaraan. Totoo naman eh. Tapos yun, ang hirap ko. Wala akong sinilas, wala akong ano. Tapos yung sapatos ko, na nag-honor-honor nun kung ano yung sapatos ko sa grade 4, ay grade 3, grade 4, nakaganyan yung paa ko. Ibig na ganyan sana yung daliri ng mga paa mo. Dahil nga wala kaming may bili, nakaganyan yung paa ko. Ganyan.
Tapos pag-uwi ko, putok-putok lahat yung likod ng ano, ng sapa. Ang hirap ng buhay namin na pitong magkakapatid. Saka pintor lang nanay ko, ay tatay ko. Tapos wala kami pagkain. Yung isang ganyan naman, no? Nilalagyan ng tatlong papaya. Hati-hatiin, hati-hatiin. Tigda-dalawa kami papaya. Ako, palagi yung paa. Kahit wala kang reklamo, siyempre bunso ka. Yes, Tracy. Tapos honor pa rin ako. Grade 5, ano ba yung teacher namin noon? Si Agriculture, si Bangilis Tunagon, yung kapatid ng nanay ko. Hindi ko alam na kapatid niya na, hindi ko pa alam yung mga kapatid na ano, ng nanay ko pala. Tapos, Madam Dumawan, Madam Culiado, Sir Paringit. Yan, player din ako ng baseball. Ako isang, ano ba tawag yung, pitcher. Magaling ako noon. Catcher ko si ano, Louie. Saka si Billy Iban, yung magpinsan. Tapos, yun. Kakaroon na ako ng in love noon. Tapos, honor na naman ako ng grade 5. In-honor ako ni Madam Crescencia, Rabina. Tapos, grade 6, ayun, si Madam Kabais. Mabait din. Mabait. Ayun, mga country, mga PE. In-honor din ako. Sa lahat po ng mga estudyante noon sa South Central, nung graduation ko, bus 84. Ako lang yung lalaki na honor, kalayan nyo naman. Pero kahit na paano, kahit mahirap sana kami, na may pakita ko na may honor na anak ni Elpio Villar, biglang nawala ang kuryente, eh ako na yung reribunan. Para naman makita, uy, anak ni Elpio yan ha. Oh, buti na nag-iisang lalaki na may na honor, port honor. Nag-iisa ako na lalaki. Lahat sila, lahat na. Graduation din ng grade 6, iisang lalaki ang honor, ako yun. Abis na mapansin ng tao naman, di na, nag-brown out. Naiyak ako noon. Sabi ko, proud sana akong ipakita naman na, ano, na port owner ako na nag-iisang lalaki na anak ni Elpio. Minamata kami ng mga tao na, yan pala, nag-brown out. Wala pa akong picture. Meron akong picture, pero kasi wala kaming camera. Wala kami ano, si Sampaga pa lang ang taga-picture noon. Wala man lang akong souvenir sa mga ano. Pero yung ribbon ko nakadami. Nabasa ng bagyo na si Kading. Ay, oo, yung malakas na bagyo. Nabasa yung mga ribbon ko sa kamitan. Nawala lahat. To be prop sana. Grade 2 lang ako hindi nag-honor sa elementary. Tapos yun na, nagkaroon na ako ng mga first tibok ng puso, gano'n. Mga classput ko na original, Emeline Ong, of course, Portia Padayaw, Ilya Rubina. Yan, mga yan ang mga original na kaklasmate ko. Section A. Section A, grade 1 to grade 6. Pero nung nag-high school na kami, ayan na, lahat na. Tinamad na kasi mas maraming happening sa school kaysa elementary. Yan ang ganun ang buhay ko, Lord. Tapos, nag-college kami in CEE. O, nakapasa din ako. 68 nang nakuha ko. O, doon ako sa University of Pangasinan nag-aaral. Yun, nakikita rin kami ni Portia. Tapos, yun. Civil engineering ang kinuha ko. Yan, ganun din. Ganun ang buhay. 50 lang isang linggo ang baon namin nung kapatid ko, share kami. Hirap po. Pero sa awa ng Diyos, basta dasal-dasal lang. Nung panahon na yun, hindi ko pa alam si Jesus Christ. Walang nagturo sa akin, basta dasal na lang. Who is Jesus Christ? Naging malapit ako sa mga tao, naging madamot ako. Kahit nung nakapag-asawa na ako, diploma sana, asawa naman ang inuwi ko. Nagka-graduate din ng asawa ko ng
teacher BCE sa PSU. Oh, what else? Yung naalala ko nung high school kami. Sa ngayon yung ano, frustration ng buhay ko. Nakalimutan ko lahat ng pamilya ko, nakalimutan ko lahat mga kaibigan ko. Nakakalimutan ko lahat mga mukha nila, wala na hanggang ngayon. Kaya pag hindi mo sinabi na kabats kita, yun, pag hindi mo sinabi yun, talagang susuntukin kita. Ganon. Anong buhay namin, no? Maalala ko. Nag-irap kami. Tapos, yung pala, mayaman pala kami ng lupa. Hindi pa ako marunong lumaban noon. Hindi pa ako marunong maghawak ng baril o kaya itak noon. Marami pala kaming lupa. Nung nagkasawa na ako, marami. Mga lupa ng Tudor Villar, mga Andres Villar, lolo ko sa Tuhod, tapos sa lolo ko sa Tuhod, siya po yung first judge ng Lingayen, si Judge Felix Bertor Villar, tapos anak niya marami, si Lolo Damaso, Pitra, yun, Tudor, engineer po yung lolo ko. Nag-iisa siyang nakapag-aral na siya po yung nagsukat ng Baguio City, yung Kinon Marcos, Kinon Road, isa siya sa Sorbillon. Tapos yung tagahawak niya ng estate, yun ang naging mayaman nung pinatay ang lolo ko sa Masbati. Kaya yun. Yung tayog, yung Santa Ana, yung bato, sa amin yun. Tapos yung parang ano, Andres, tapos anak niya si Felix Berto Ramo, ay Felix Berto Villar, tapos anak niya si Tudor Villar, tapos anak niya si tatay ko, tapos anak naman ako ng tatay ko, kaya fifth generation ako sa Andres Villar na yan, yung may-ari ng Santa Ana at Tayog. Well, that's life. Tapos sa grandfather side, ay grandmother side, Miko. Minamahal kong lola ko. Miko. Ang ano nila, lolo nila, ang tatay niya, yung asawa niya, tatay ng tatay niya, si Juan Miko. Oh, yun, dami. Pero kinuha ng mga mga lupa namin, taga sa amin din. Kasi naging public land yung lupa ng lolo ko. Yun, pinosisyonan lahat sa kabaligtan. Mayaman sila eh. May pampayad sa mga putang ng mga abogado na yan. Na alam nilang illegal kakunibes naman. Pero ngayon sana ang gawin nila. Dahil marunong na akong kumalabit ng gatilyo. Tingnan natin. Pero it's too late. Wala na. Nawala na lang. Yung mga bilyar sa Santo Tomas, niiris po namin yun ngayon. Si Manny Bilyar, niiris namin yan. Si Marcelo, tatay niya. Ganyan talaga. Kwento muna ng buhay, mga kaibigan. Nung high school ako, Rizal Academy naman. Rizal Academy, kami na yata yung last na magandang ano eh. Mga pats na talagang first class ang graduation namin, first class ang foundation namin. May CET pa noon. Pero ngayon, wala na. Tuloy ang kwento po pag ano, sunod na araw. Pahinga muna ako dahil po sumasakit ang dibdib ko, yung maalala ko ng buhay ko. Sobra, ang hirap. Kung ganyan lang yung bigas na lulutayin ng nanay ko, kung dalawang kutsara lang kakainin namin, bawat isang ulo, yun lang, di ka na makakaingi. Wala ka ng ano, di ka na pwedeng hihirit pa. Chair, please. Tapos, yun. Pag wala ka ng kanin, mainit yung kanin,
O kaya wala ka ng ulam. Basta ka may basta may mantika sa kabagoong lang, mantika muna, ganun mo. Tapos kunin mo yung mantika, ganun ganun mo. Ulam na. Tapos tuyo. Yan yung mga ulam namin doon, mga kapatid. Tapos yung butso naming babae, wala siyang gamitin na mag-aral. Kasi ano, kasi dami nga po ka namin, tapos sabay-sabay kami mag-college. Mayroon pista sa amin na ano, na marathon. Ang first prize ay scholarship. Sponsored by Leticia Ramos Yani, Ranjit Yani, yung anak niya. Yun, kinaya ko kaya, hindi ko kaya. Gusto ko lang magkapag-aral kapatid ko, nanalo ako. Yun, nagsimula siya nung kumuha ng nursing, kaya nandito na. Nandito na rin sa Yuki. Pero, kwento lang lang, may kwento lang po. Kasi na, karamihan po sa mga OFW, yung mga nakakaginhawa na ngayon, isa rin akong ano, nakaranas ng kahirapan talaga, naging hirap. Sabi ko lang ngayon dapat yung namatay na hindi nakaranas ng ginhawa, dahil nga po naka-aborda ako, lalo na ng tatay ko, di man lang nakatikim ng ginhawa, lalong-lalo na yung lola ko. Kasi pinatay ng lolo ko sa Masbate, that was 1930s. Tapos nanganak siya ng apat. Iisa, nanay at saka tatay, yung lola ko, mahal na mahal ko yun. Hindi man lang nakaranas kasi naisip ko yung hihingi siya ng piso. Wala akong maibigay. Alam naman ni Lord yan. Pero sana ngayon, magkita nila. Hindi sila kakain ng daing ngayon. Saka lang sila kakain ng daing kung sawa na sila ng litson. Nawala eh. Anyway, basta importante, nasa langit na sila. Rest in peace na sila. Pinagdadasal ko gabi-gabi. Yun na lang regalo ko sa kanila. Give them prayers to be forgiven. Para nga mapatawad sila. Magiging maginhawang buhay nila sa kabilang buhay. Yan ang ginagawa ko gabi-gabi. Yan ang promise ko sa buhay ko. Hanggang sa ako'y kukuha, kukunin na ni Lord kung kukunin ako. Thank you po. Mga kwentong ano lang po to. Kwentong totoong buhay ni Bintotsky Vlog. Kaya huwag kalimutan magdasal palagi kay Lord. Humingi ng tawad, tapos salamat ka, tuwing magising ka, tuwing matulog ka, lun. Hindi ka pababayaan talaga. I thank God every day. Even though I'm a sinner, pero puso ko na sa kanya. Okay po. Salamat po sa pakikinig ng istorya ni Bintotsky. At ito po ngayon, diridiritsong burden. May cancer yung mga kapatid ko. Tapos ganito pa. One day, matutupad din. So, babay po. Ito lang po ang vlog ko ngayon. At marami pa akong kwento na puro sa negatibo sa buhay ko. Hindi naman po negatibo. Kundi yung kahirapan ko lang. Hindi ko may feeling kung paano kahirap namin nun. Hindi ako makabili. Kahit anong gusto ko, wala. Sige po, have a good evening. Good morning, saka good din na lang po lahat, sa lahat po ng OFW. Kaya taste muna lang tayo mga magulang. At least God knows, may gift tayo basta tayo marunong maghintay. Have faith in God. Bye.